Sana balikan ako ng first love. Hala! Pero si mother-in-law, which is si Tita Annabel naman daw, may issue daw di umano kay Sarah. Oh, Marites! Handa na po kayo sa latest. Siyempre, andito na lang po ang Team Legit, Team Urik, Team Certified, Team Trending, aming team. Pero bago yun, good morning, good afternoon, good morning night, and good evening. Tama ba ako? Pero bago yung maray, salamat po. Bago po ang chikan, ito po ang inyong Dean Junardo. At ako naman po ang inyong lingkod, ang available professor na namamalat pa rin, ang Betnabus. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Ako naman po, nag-iisang Beshiwap Marites, Jai Ho. May gaganyan-ganyan. And welcome to Marites University! Oh, hindi na po kami madilaw, ha? Ma-orange na po kami. Hindi, sakto na yung light natin. Yes, ayan. Thank you sa mga subscribers namin. Malapit na po kami sa 30K. Perfect. Legit. 29.7 na tayo. Legit. So by the time you watch this, ano na kami? Doon na kami sa 30K. Alievo 3. Tama ba? Okay. Ito na po isang linggong chika brought to you by Great Lens Eye Color Plus Shampoo in Hair Color for Men. Napakadaling gamitin. Natural and organic ang ingredients dahil ito ay PPD free and ammonia free at available din po ito sa tatlong hair color variants na natural black, brown black at dark brown sa halagang 70 pesos lamang. Kaya mga kamarites, check them out sa inyong mga Shopee and Lazada and available din siya sa mga selected stores nationwide. Selected stores nationwide. Okay mga marites, simulan po natin ang balita tungkol kay Bong Navarro na binigyan ng tribute ang mga Yumaong Comedians. At magpasikat segment ng It's Showtime, nagsimula na po. Yes! Nagsimula na nga po nung Lunes ang pinag-uusapan at laging binibigay na pagbibigay saya ng mga host at lahat ng kasali sa It's Showtime. Nauna na rito yung Team Bong Navarro na natatawa pa kami nang mapanood namin kasi talagang sa introduction sa laminabi nilang kami ang TVJ. Teddy. Si Teddy, Vong, Jugs. And si Jugs. So, pero siyempre patawa lang po yun. At nagmaganda doon kasi napaghalo nila yung ano, yung AI technology sa pagbibigay pugay doon sa mga yumaon na natin mga comedians. Mga comedy legend. Ang galing no, alam mo na-touch ako. Medyo na, parang ako, naiyak na ako eh. Kasi nakikita mo talaga yung ano, parang sabi nga ng mga hurado ngayon ha, sina Malu Santos. Ano, hindi, Olivia Lamasan. Olivia Lamasan. Sorry. Nakita ko yung kanina. Ni Olive Lamasan. Oh. Si Jet Pangan. Apple the App. Si Barbie Fortesa. Yes. At saka si Tirso Cruz III. Lahat sila nagkakaisa na talagang kakaiba yung konsepto na ginawa. Nung umpisa kasi parang boring lang na parang yun na yun. Tapos biglang pumasok nga yung AI technology. Akala mo, totoo talaga, no? Kanino? Okay. Alam mo, nung pag pinapanood mo, lalo na siguro nasa industry ko, or kahit wala ka sa industry, may yung kurot, totoo, no? Totoo. Kasi ako nga pinapanood ko, tinatapangan ko nga lang yung self ko. Ito sabi ko, tinatapangan ko lang yung self ko. Oo, tinatapangan ko yung self ko. Kasi syempre parang, ayoko umiyak kanina because I'm happy. You're so arte, ha? Ayaw ni Aunt Curtis, ha? Hindi, pero ganun talaga, parang, oo, nakakala. Oo. Diba lalo nakita mo ako nung nakita ko yung sinari ni Requiestas, si Chiquito, Zoraida. Nakita ko si Zoraida. Naging parte kasi ng buhay natin yun eh. Diba? Especially, ako karamihan na ano ko yan, mga comedian. Tapos si Nova Villa, diba? Oo, siya yung live na nakasama nila doon. Parang kanina nga feeling ko, inisip yata talaga ni Miss Nova. Si Dolphin. Pagkaka-acting niya or pagkaka-present niya, parang talagang, ano kaya tong hindi niya alam ba? Yun eh. Oh, sabi niya, yung, hindi pinakita sa kanya sa yung practice AI. Daw, kasi baka daw din niya magawa yung gagawin. Pero alam mo, sabi ko nga,
may iinggit yung generation ngayon na hindi nila naabutan yung Home Along Dariles, Okidok, di ba yung ganun? John and Marsha. Parang hindi may iinggit na talagang, mundo nyo na yung ano. Hindi ba parang hindi nyo nila nasabayan, di ba kasi dati usong-uso ang comedy sa TV. Correct. Like Monday, kaya ni Mr., kaya ni Mrs., Tuesday, Okidokidok, Wednesday, ganito. Mm-mm. Tapos Home Along Thursday, tapos Friday, yung sa gym, may Bubble Gang. Bago-bago pa nga yung mga binabanggit. Yes, sa pag Friday, may iba pang comedy. Parang every night talaga. Yes, may sitcom talaga. Oh. At ang kapuri-puri po doon sa pagtatanghal na yon, talagang nagpaalam sila doon sa mga pamilya para gamitin yung mga litrato. Doon ako talaga And of course, tama din naman. Tama. Kasi parang hindi mo alam kung ano magiging epekto sa bawat pamilya ng mga komedyante. Pero ang galing, as in. Correct. At kung yan nung Monday, kanina din, congratulations sa team na nagpakita rin sa Magpasikat kaninang tanghali. Naku, pag-usapan naman natin yan sa susunod. Okay. Diba? Congratulations! Balita kay Angelic Panganiban, Jai. Ito na, di ba nag-birthday po si Angelica noong November 4. Ayan, belated happy birthday. Binati ko rin siya. Tapos, sa post si Angelica noong gabi na, parang chinika niya yung nasa party-party na medyo, alam yung aesthetic, may blurred-blurred na ganyan. Sabi niya, huling birthday ko na to bilang panganiban. Parang ang bigat-bigat ng daladala niya. Hindi kasi di ba parang nagpapadede ata. Pero malaki talaga kasi ang alam natin yun. Ni Madam. Mayaman. Mayaman, oo. Hindi pa niya pinabawasan yun, ano? Parang hindi. Alam mo, yan yung nagiging cause nga. Sabi nga, nung hindi ko pa siya kilala, di ba lagi ang judgment ng tao, ang taba-taba ni Madam sa TV. Mm. Pero sa tunay na buhay kasi, ang payat-payat niya talaga. Malaki kasi hindi doon. Kaya nagmamataba. Anyway, yun na nga. Winento, sinare talaga. Ako sa dibdib. Bilang dokyapi. Dokyapi. Hindi to original. Ito na, sinabi niya sa picture, sa photo na parang last birthday ko na to bilang panganiban. Very vocal naman and open naman sila ni Greg. Sa recent vlog nilang dalawang mag-asawa, binisita nila yung Tanawan na farm. Pinakita nila yung Tanawan farm Batangas. Nila sa Tanawan, Batangas. Na parang sabi nga niya doon, nasanay kayo na napapanood, nakikita nyo kami ng pamilya ko ngayon na lagi nasa dagat, sa norte, kung sa Subic. Ngayon naman, bumisita kami dito sa south kung saan itong farm, mini farm na ito, nabili ko ito katas ito ng pagiging Claudia Benavista ko. Hey! Pangako sa'yo. Katas daw yun. Tapos sabi niya, busy siya ngayon sa anak. Tapos, syempre, busy rin sila na parang hindi pa nila mapagawa, ma-develop yung farm nila. Kasi nga, nagre-ready rin sila para sa wedding nila next year. Mm. So, yan ang dapat nating abangan. Pero, di ba nagpakita na sila, yung location? Mm-hmm. Parang ocular na sila. Oo. Siargao ata yung ocular nila. So, wala pang pinag-uusapan kung babalik siya paggawa ng project? Or alam mo, tinanong ko yung handler namin. Sabi ko, Takris, kamusta si Angge? Ang dami daw nagbibigay ng mga istorya, script, and everything. Pero feeling ko, ibinibigay din ng management. Iniintindi rin talaga siya na ito kasi yung parang dito mo nakita na ang blooming, ang saya-saya ni Angelica na finally, ito na yung lalaki na si Sir Greg Homan na nagmamahal talaga sa kanya, si Baby Bean. So parang feeling ko, ini-effort din naman niya kasi makikita mo na yung sa pangangatawan niya, diba? Kahit hindi ganun kabilis yung pagliit ni Madam, pero may mga yoga siya, exercise siya. Siya mismo na miss niya. Meron niyang moment na mag-isa siya, nagpapakabisi sa bahay. Super linis siya kasi binigay niya muna anak niya sa lola. Tapos si Greg working kasi nga sabi niya, gusto niya mapag-isa dahil yung artista na na eksena na minsan bigla kang malulungkot kasi parang nami-miss mo yung ginagawa mo. Pero syempre, di ba, ini-enjoy niya ang pagiging nanay. Kasi saka deserve naman ni Angelica. Totoo. Kaya kasi imagine, ilang taon pa lang ba si Angelica yung nagsimula? And then dire-diretso na yon. And knowing Angelica, yan talaga ang pangarap niya. Super. Yes. Yung magkaroon ng sarili niyang pamilya. As in, napaka-makapamilya niyan di ba? Nanay, mga kaibigan. Ipagpapalitan lahat para dun. Meron siya mga pinsan. Alam ko yun nakwento niya before sa US. Sobrang mahal sina Abby, yes, hello, mga correct. Namit ko yan lahat. Pinakilala niya ako na nasa US kami before. Kaya hayaan na muna natin. Correct. Kaya congratulations. Looking forward na maging Angelica Panganiban Homan. Hindi Jones. Ibang Jones.
reklamo yata. Kinunek lang po sa pangalan ng Angelica. Pero dahil birthday ni Angelica noong November 4, kahapon po, November 6, birthday naman ng idol ko, the multimedia icon, Julina Magdangal Escueta. Ay, Jolene! I love you, ate. Happy birthday, Jolene! Happy birthday! Nasa Canada ngayon. Totoo. Tama ba? Banff? Vancouver. Hindi, Banff? B-A-N-F-F? Banff? Snow. Happy birthday to Jolene. Pero pinaghandaan talaga nila yan, alam ko. Yung November. Banff, oo. Whatever. Din nila eh, ng kasal ng November. Kaya yung November sa kanila ay big deal talaga. Ayun na. And speaking of kasal, eto may kinasal sa Las Vegas. Ayan. Sila, PhD. Ayun na nga. So, diba yan yung una pa lang, di ba? May pangalawa pang kasal na gagamang magaganap. Ito yung una. So, finally, nagkatotoo na. Although, di ba, ni-reveal naman nila yan parang few months ago na by November, magkapakasal sila sa Las Vegas. Mm-mm. So, ayan na nga, natuloy na, natupad na. Tapos, magkakaroon din daw po sila ng Philippines wedding. Oo, doon nga sa Bicol. Sa Bicol, sa Peña Francia ba yun? Camarines Sur. Pero ano pa yun, inaay pa nila kung hindi end of 2024 by 2025. Yan. So, congratulations! Congratulations! Jom and Abby! Also known as Priscilla. Correct! Ito talaga yung ano eh, no? First love talaga. Oo, tapos sila din ano, ng ang dami nilang mga pinagdaanan. At nagkaroon ng maraming karelasyon din naman. Pwede pala talaga yung gano'n, no? Bakit ang hindi? It happened. Pero siya. Sana balikan ako nung first love. Hala! Nagkakawa sa first love! Tingnan nyo na. Sabi mo kasi pwede eh. Ito, walang ko na balita naman to. Dahil dalawang nakunan pareho sina Alex Gonzaga at Kathleen Hermosa. Si Alex, second baby niya yung nakunan. Si Kathleen, triplets po ang kanyang nawala. Ayun po. Blighted ovarium yata kay Kathleen. Ano ibig sabihin ng blighted ovarium? Hindi, wala nabubuong bata. Meron siya, pero ito. Parang explanation sa akin ng OBI ko. Kasi bilang ikaw ang authority dyan, babae ka, no? Ang explanation ng OBI ko. Kumbaga parang inihalintulan niya sa isang itlog na parang nabugo. Bugok. So hindi siya nahinog, hindi siya naging full bloom egg. Pero meron talaga, yun nga lang, hindi talaga nag-develop. Itong sa bongo kanila, pa naman ang nakakalungkot kasi triplet. Tapos nakita ko yung video niya, kung napanood mo yun din, may vlog siya. Ang saya-saya nila, pati si Christine Hermosa, pati mga anak ni Christine. Ang saya-saya for them. Sino ba naman hindi magiging masaya, di ba? Napaka-rare na magkaroon ka ng triplet. Tapos, pareho sila, hindi nila alam paano sila nagkaroon ng triplets na baby. Kasi parang both sides naman, walang ganun. Yan, may lahi. Dapat lahi-lahi yun, di ba? Usually. Pero baka naman di nila alam, di ba? So, yun. So, tinanggap naman na nila. Siyempre, ano pang magagawa natin. Pero, ayun. Ano pa rin yung prayer nila na sana nga daw yung susunod. Pero may anak na ba sila? Wala pa. Ito sana yung... Sana tatlo agad. Kakakasal lang nila. Not sure kung this year or last year. This year ko nakita. This year, ayan. Ito po si Kathleen naman kay Alex, your favorite? My favorite? Yung kay Alex naman. Our favorite. Kay Alex naman, nakwento niya sa Tony Talks na parang nagpa-IVF na daw siya. Sa dala ng pressure sa mga narinig sa paligid, di ba? Yes, pressure. Na parang, kailang mga anak? Common talaga. Ikaw na ang susunod. Lalo na sa mga Pinoy, napaka-common pag nagpakasal ka na, pag di ka pakasal, okay lang ka mapakasal. Kailan kayo kakasal? Pag wala ka pang jowa, okay lang ka magkakaano, boyfriend. Pag naman nag-asawa ka na, anak next. Okay lang ka mabubuntis. Kakairita din ang mga ganun kababae. Tapos kinento niya na kaya daw siya nagpa-IVF. Parang may napanood siyang video ni Michelle Obama. Na parang ganun din daw na hindi na niya kaya mag-intay, na talagang magkaroon ng makabuo sila ng natural way. So nagpa-IVF siya, tapos naging successful. So parang sabi ni Alex, ay siguro ito na rin yung ano ko. Para yung sa pressure din. So, trinay niya. Tapos, hindi rin natuloy. Pero, May realization siya. Na sabi niya, dahil nga may faith naman daw siya kay Lord, parang one day na naliligo siya.
parang sabi niya, kung itutuloy man or hindi, hindi na siya malulungkot. Nalungkot siya, oo. Pero yun nga ba, naliligo daw siya. Parang kinuusap daw siya ni Lord na kung itutuloy man bukas sa check, kung may makikita man, tatanggapin niya na lang ng buo. Kasi bakit ba ako, as Alex, na nagmamadali? Ba't ba pinipressure si Lord? Eh, di ba nga, if you have faith kay God, na talagang, I promise you, nabibigyan kita, so mag-antay ka lang. Sa in his time. Oo. Alam naman ni Alex yun eh, na in his time, o ibibigay sa kanya yan. Okay, kaya... At hindi na lang dadagdagan. Tama lang. Hindi talagang... Uy, pero hindi, sabihin din natin, kasi aminin natin, naging top, hindi naman top trending, pero trending din na marami yung mga negative comments. Sinasabi na, bakit kailangan panggatasan yung kwento about, oh, may mga ganon. Ba't kailangan panggatasan na talagang nagpa-interview ka pa sa ate mo, na bakit kailangan naawa na sana kami sa'yo, pero dahil sa kwento na ganyan, parang pinagkakitaan nyo pa for the clout na nakunan ka, ganyan-ganyan. Yung mga ganun. Ganun. That's not your name. Ako naman, ang stand ko dyan, talaga namang may mga ginawa si Alex na hindi naging ganun kaganda. Nabanggit ako, niya personally. Totoo naman. Pero yung pagkakaroon ng anak at hindi natuloy, nagkaroon ng miscarriage, para sa akin, huwag nating negahin yun. Kasi, kahit naman sinong magulang, syempre, hindi, lalo't nanay. Oo, hindi magiging maganda at hindi naman tama na traumatic ibas yun, pa natin yun. Correct. Waiting na kayo. At bago natin yan tapusin, syempre, maganda rin naman for me na shinare nila. Kasi sabi nga ni Mikey, no, asawa niya, baka may mga makapanood na pwedeng kumapit din dun sa istorya mo na huwag mawala ng pag-asa. Although nag-post na sila, diba, parang few weeks ago, ang dami niya din nakahula na ay mukhang second kunan niya na yan eh. Kaya maingat-ingat tayo. Ingat. Try and try natin. Sana talaga. Si Jai tsaka si Ame, try and try it. Super try? Try and try Super lang. Super try. Until okay. You. Ito na. Prob, ano ba itong latest sa PBA? Yes. Basketball game. Nagkaroon na nga po ng kanilang opening nung Sunday, 48 season nila. At pinagkaguluhan nga, pinaka-pinagkaguluhan talaga dyan, si Heaven Paralejo, na nag-news po siya ng Barangay Ginebra. Obvious naman kasi, yung Ginebra, pinakasikat na team sa basketball. So, ang ganda-ganda pa ng outfit niya doon. Sexy-sexyan siya. Siyempre, emotan siya. At ang mga ibang naging muse dyan, ayan na. Sa Araneta yung ginawa nung linggo, no? Si Julian San Jose. Muse naman siya ng Magnolia. Ang mga athletes na sina Vanny Gandler at si Kaizen de la Serna, mga muses naman sila ng NLEX at Meralco respectively. Sikat na volleyball player si Vanessa. Tapos, si Atasha Mulak. Yan, napakagandang anak ni Aga Mulak na nag-birthday kamakailan. Naging muse naman siya ng TNT. Okay. Grabe din yung palakpak na nakuha ng bagets na yan. Ang ganda-ganda. Talagang nakipagsabayan yung dyan. Maganda niya dyan. Ang mga rumapapang mga muses dyan, eto na. Si Frank Russell sa San Miguel siya muse. Si Frankie. Si Herlen Budol sa Blackwater. Okay. Si Angel Santos ng Northport. Okay. Si Yuki Takahashi. Hi, Yuki. Phoenix. Iskaela Fujimoto. Converge. Si Mary Jane Encambo at Janelle Noblezada, Rain or Shine, at saka Saira Khan ng Terra Fima. Kasi Manalo at saka si Wale Bayola nag-host. Pero yung mag-perform si Kino. Si Chief Filomeno, grabe yung mga hiyawan. Pero alam nyo, may isang news na nag-news dyan sa 2, 4, 6, 8, 10. Sa 10 nag-news na yan, talagang maraming mga basketball players ang lumapit sa isang news at talagang nagpapapicture kahit hindi sila galing dun sa team na yon. Nagpapapicture, tapos meron pa ako nabalitaan doon na parang nakipagpalitan pa ng number sa isang Phil-Am foreign. Sine! Oo. Basta isa sa mga muse na yan. Diba? Uy, alam mo si Vanessa. Yung volleyball player. In fairness sa kanya, parang Gandler. Recently nakita ko na medyo nadidikit yung name niya kay sa anak ni former President Duterte na si Kitty. Kasi yung parang yung boyfriend di umano ni Kitty na si hindi ko kilala. Ethan something. Oo. Parang ex ba? Hindi ko alam. Parang close kayo ng Kitty, ha? Oo, Kitty Duterte. Yeah, hi, Kitty! Totoo. Close! Talaga totoo? Hindi ko siya nakikita ang itsura nun. Hindi kami close. Pero nag-iba na. Oo, nag-iba na. Pero tumitrending nga kasi parang sa isang basketball player ngayon, yung Ethan something din. Papa Ethan? Hindi.
Papaitan. Papaitan. Hindi, hindi ko nga sure. Basta nakalimutan ko. Tapos parang nalilink-link na. Magkamukha. Hindi, ex ata daw. Di umano ni, ni Vanessa. Maganda yung tapos, Vanessa. Jowa na ngayon ni Kitty. Parang gano'n. Oy, total nasa sports tayo. I-confirm nyo nga bilang di ko know. Totoo ba? Sinend lang sa akin ng Marites kong, hello Irene. Marites jowa. Kong pinsan. Oo, jowa ba niya to? Tatanong natin kay Gretch. Sino? Ni Gretchen Ho. Ay! Si Thank You for the Graduation at Justin Quirino. Baka! Ay, Justin kasama niya nanonood ng Hamilton. Oo! Oh, at mukhang... Isang magandang kapatid niya. Good morning, kapatid! Ay, good morning, kapatid. Ay, ito na, speaking of good morning, kapatid. At graduation gift sa kanya nitong ano... Oo, Justin. Si Justin Quirino yung tinatawag nilang agamulak doon sa good morning, kapatid. Na. So sila ba? Baka nagliligawan, no? Di ba sabi naman, single pa siya? Oh, single pa sabi niya. Tapos tinulong mo nga silang dalawa ni ano kung... O hindi, di ba nakita natin, speaking of Gretchen, di ba si Gretchen parang... Gretchen Ho, ha? Gretchen Ho, yes. O, ano kaya... Maraming Gretchen, twinny eh. Twinny ko kasi si Gretchen kasi Gretchen Ho, Jai Ho. Okay. Yung tawagin talaga namin, twinny. Kasi nga parang, ay, Sisi pala, hindi pala kami twinny. Sisi kasi nga, kunyari magkapatid kami, ganun. Di ba nag-goodbye, goodbye sa good morning kapatid, si Gretch? Parang nagpaalam-paalam. Pinalitan na siya nung isang si Dimples ata. Pero parang tinanong ko, sabi ko, Gretch! Oo, tinanong ko, sabi ko sa kanya nung actually last time na live tayo, that ibabalita. Tapos tinanong ko si Gretch, sabi ko, Sisi, good morning, but wala... Ay, good morning tuloy. Sabi ko, anyari? Ayan, Sisi, anyari? Why wala ka na sa good morning kapatid? Nag-farewell kasi yung mga friend ko na mga staff sa'yo. Tsaka yung mga nakasama mong ho, sabi niya, hello, sabi niya, pagod lang daw siya and exhausted lang sa schedule. Fixing things around para mas quality ang work will not be gone from news naman. Just in the morning program. Yun. Yun naman ang sabi niya. Kasi baka mamaya... Oh, so ito, jowa nga. Hindi ko pa yung natatanong. Tatanong sino ko kay Gretch. Sino magkasama matagal eh, pero mukhang nag... Ay, hindi ko alam. Nagkakamabutihan. Eh, mukhang Quirino. Oh, baka magtaka ang mga matag. Parang galing sa Quirino. Dahil hindi natin makonfirm. Ito po ay pinadala lang ngayon at ano... Na picture. Tinatanong din kung... Sila ba? Oh, yeah. Nahiyari mo lang kitanong kasi agad. Baka sabi, Jesus. Oo, na. Marites, di ba? Sa susunod. Kasama sila sa Hamilton, eh. Sa susunod naman. Huwag ka na magpasakali. Diretso yun muna. Gretch, kayo ba? Sige nga, try natin. Ano masama kung sila man, di ba? Saan ba yung nakapos? Sige, standby lang. Basta, okay, anyway. Ito na, bakit kanya si Chippy Lumena? Saan nakapos? Ito. Ano alam? Basta ano lang. Basta anong balita kay Chippy? Sa social media. PhD, yung balita kay Chippy Lumena. Ah, kasi... Na nag-comment kay Barbie Imperial. May post kasi si Barbie Imperial na... Sino ba ito? Ito Barbie. Kaya si Barbie. Oo, Imperial. Hindi siya nakatupis, hindi siya naka-bikini. So, nakadamit, nakatapis, sabi nga. Ang ganda yung spelling nung tupis, ha? Oo nga eh, hindi nakatapis eh. Sabi nung... Ang sabi nung ano, nung isang netizen, boring, hindi ka nakatupis. Tupis. Ano ba? Tupis. Ibig niya kaya sabihin yung two-piece or tapis? Tapis. Ano, naka two-piece. Okay. So, yun, tapos sabi niya. Madalas si Barbie, ganun eh, di ba? Oo, madalas naka-bikini. So, sinagot siya ni Chi. Si Chi ang sumagot para kay Barbie. Sabi niya, naka-two-piece man siya o hindi. Two-piece tuloy. Naka-two-piece man boring. Siya o hindi. Hindi siya boring. Manyak mo, umalis ka dito. Ay, taray. O, di ba? Di ba diretso, ha? Na sinabi. Ito na, may sagot na si Gretchen. Sumagot agad-agad. Tapos sila mo na yan. Sige. Sabi ni Barbie, sabi naman ni Barbie, tell him Chi. Sabi mo, natuwa si Barbie na ano siya? Parang pinagtanggol o dinipensa siya nitong si Chi Philomena. Okay. Kasi nga may pagkamanyak yung dating nung ano. Pero alam mo, totoo din naman, ang mga netizens naman kasi na iba talaga. Kagaya niyan, anong gusto niyo? Lagi na lang naka-ano? Naka-two-piece? One piece naman, ano? Kayo naman. Anyway! Sorry na nakatita ate. Pero ito kasi nga, di ba nahiya ako? Pero ang bilis sumagot ni Gretch, in fairness, ayan, live na live. Sabi ko, Sisi, good evening. Nagtatanong ang mga Marites sa Marites University. Ano daw ang meron? Sinend ko yung picture nila. Ito, yan. Sinend ko yung picture nila. Sumagot ng emoji na tawa. Sabi niya, wala. Sabi ko, friends, walang ligawan. Co-workers lang. Sabi ko, bongga. Sabi niya, he treated me since I recommended him to TV5. Kayo naman. Ha? Sabi ko, thanks sa sagot. Ichika ko to sa Marites. Nagtatanong kasi, ang chika daw, parang bagong jowa mo daw. Salamat, Gretch. Oh, okay. Oh, thank you, Irene. Oh, diba? Ayan, sagot kayo agad-agad, ah. Wala po po. Worker lang. Co-worker. Correct. Trinit lang daw siya dahil nga siya nag-recommend sa TV5. Okay. Pero hindi sila magkasama dun sa show na, ha? Oh, hindi. Diba? Okay.
Bongga, bilis sumagot. Mga Marites, ito na po ating Chick of the Week brought to you by Amigo Segurado! Mahalaga nga po na nararamdaman ang inyong aruga. Kaya kahit namang nasa ang panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Segurado para tulungan ka na ihatid ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin niyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para naman makuha niyo na ang discount para sa ating Amigo products. At syempre, walang ibang gagawin kung hindi i-checkout niyo na po ang Amigo sa Shopee at Lazada shopping carts para masigurado ninyo na madama ng lahat ang ulam na may halong pagmamahal galing sa'yo. Okay, ang continuing story natin mga marites, Sara Labate at Richard Gutierrez, tikom pa rin sa isyong hiwalayan. PhD, di ba? Ayan nga. Ayun, so, o ganun pa rin talaga, wala pang sagot mula sa dalawang pari. Walang nagpabigay ng pahayag. Walang nagbibigay ng anumang pahayag, kahit na yung mga pamilya ni Richard, na the Gutierrez, kahit na ang kanyang kialang publicist, of course, na si Jun Lalim. Tikom din ang bibig. Sa side ni Sara, wala ka din makuha. Pero may kutuba ko ha, itong si Bella Padilla may alam. Kasi minsan binabasa ko yung mga comment. Di ba nasa London? Nasa London. Malapit talaga yung dalawang yan eh. Parang wala malapit kay Sara. Oo, close si Sara at saka si Bella. Puro ang nakakasama ni Sara sa post. At saka yung nanay, si Chang Esther. Oo, ngayon. Alam nyo, parang ano lang ha, parang nung nakita ko yung post ni Sara, yung recent post niya na kasama niya yung parents niya, saka yung tingin ko mga kamag-anak niya to sa mother side, saka yung dalawang anak nila ni Richard. Alam mo, ang simple-simple ni Sara doon, yung looks niya, parang bang naalala ko lang yung time ng Starstruck Days ni Sara na simple lang. Eh, ang ganda naman kasi talaga ni Sara, di ba? Yes. Lalo ngayon siyang gumanda. Kasi di ba, parang, alam naman natin eh, parang naging very glamorista. Parang gano'n, di ba? Iba yung pinapakita niya na. Pero ngayon, parang back to simple. Yun yan. Simplicity. Parang ano lang, nakakamiss din yung gano'n palang look ni Sara. Yan. So hanggang ngayon pa, wala pa rin any news, any admission or anything. Eto ngayon. Siyempre po ito, hindi natin alam kung gaano katotoo o hindi. May nabasa lang ako sa isang parang Maritesan group din. Mga ganyan. Di ba maraming ganyan eh sa online o sa Facebook, mga group. Meron doon na nagsabi, parang medyo pa blind item, pero alam mo na, given naman, na Kesyo daw, parang may... Kinalaman. Hindi, may... whole departure order. Para kay Sara at ang mga baget. Para hindi siguro makalabas ng bansa. Pero again po, ito ay chika ng mga Marites. Kasi sa Line item pati. Correct. So ano lang, ang dami pa rin nalulungkot talaga. Na, ako naman. Ako naman. Tapos na si Rose. Ako naman, dagdag ko lang din dyan. Kasi may mga nakausap naman ako ng mga dati nilang katrabaho. Particular nga, sasabihin ko na yung The Iron Heart na series. Na... as early as mga June, July, meron na dong talagang something. Rift. Oo. Tapos, basta ang hindi lang, ayon sa aking mga kausap na makaibigan itong mag-asawa, hindi lang naging klaro sa kanila kung yung simpleng request to work ang pinagmulan ng issue o yung issue ng miscommunication sa within the family. Oo, may something na may ganoon. Pero definitely sinasabi, definitely hindi po yan third party, walang ganito, walang nanloko, walang involved na iba. More on the family issue at saka doon na simpleng request ni girl yata na bumalik sa pagtatrabaho. Ako naman, alam ko iba naman ako, wait lang, cut lang kita bago ka mag-start. Meron din naman ako, may nagsabi naman na medyo may third party raw. Okay. Again, ito ay mga... Haka-haka. Hindi rin, mga ilang info na nakakarating sa atin. Pero yun nga, hanggat hindi sila ang nagkasalita. Yun kasi. Yan ay lalabas pa rin mga Marites. Oh, yan. Chismis. Oh, ikaw, ano naman ang narinig mo? Parang yun narinig ko, parang sabi, dawit di umano daw talaga sa isyong ito si Tita Annabelle. Aha. Uh-huh. Oo, parang anchika, parang yun nga na parang about work. Hindi ko nga ginahanap ko. Parang hindi ko sure kung si Sara ata...
gustong magtrabaho, pero ayaw pagtrabahuhin, tapos parang hanggang sa hindi nagkaintindihan, gano'n, parang gano'n. Nahanap ko, hindi ko makita, pero parang gano'n yung narinig ko. So, pero alam niyo, sa sinasabi niyo, naalala ko yung interview ko kay Richard, ito ko lang, during Ironheart pa rin, na... Akala ko ng contract signing. Hindi, prior to that, siyempre tinatanong, kumusta si Sarah, papasok ba siya sa Ironheart, papayag ka ba, yung mga gano'n. Tapos sabi naman ni Richard, may mga offers naman daw talaga kay Sarah. Pero pag daw yung mga offer ay talagang kakailanganin na matagal siyang mawawala or may iwan yung dalawang bata, walang titingin, si Sarah daw mismo ang nagbe-beg up. So parang, kumbaga, sa kwento ni Richard, priority talaga ni Sarah yung dalawang bata o yung family niya. Nila. Kaya medyo contradicting dito sa mga nasagap niyo naman, di ba? Ayan, ito nahanap ko. Parang sabi dun sa isang account sa social media, yun nga, parang ang chika daw gusto magtrabaho yung si Sarah pero ayaw ni Richard. Parang tama yung sinabi mo dun sa source mo. Ayan, di ba, nagkakakunik-kunik. Pero si mother-in-law, which is si Tita Annabelle naman daw, may issue daw di umano kay Sarah, na di umano sa pagiging maluho naman daw ni Sarah. So, sabi, yun daw yung parang pinaka-reason bakit on the rocks ang couple. Pero in fairness, alam mo, marami yung nalulungkot din talaga kasi di naman power couple, pero itong si Sarah at si Richard ay talagang parang ina-idolize, ina-eye nung iba na lodi pagdating sa kanilang pagmamahal. First boyfriend kasi ni Sarah si Richard, di ba? Yes. At saka, yung pinaglaban talaga nila yung relasyon nila. May mga kasukasuhan pa sa kontrata, sa GMA, Wilma Galvante, mga ganon. Bilang Coca-Cocak si Sarah dati, di ba? Di ba siya si Cocak? Yung teleserye niya sa GMA, di ba? Hindi nyo alam yung Coca na teleserye mo. Drug siya. Movie yun dati ni Rachel. Sorry. So anyway, yun nga, ganun din naman ang sinasabi kayo, may, parang may internal conflict doon sa communication doon sa within the family na parang hindi nagkaintindihan. Na lumaki na lang siguro ng lumaki din. Once and for, magsalita na sila, di ba? Pero meron din palang isang angulo. Ano? Na baka naman daw, nananahimik lang. Pero parang inaano nila na for career. Kasi pwede rin naman. Hindi naman imposible yan. Pero pwede rin naman. Pero at the same time. Pero ang pangit talaga naman. Talaga makahabot tayo sa ganito. Oo, true. Eh, sobrang exposed naman ang pagiging mag-asawa with the family. Correct. Yeah. At saka ang ganda, ano ng mga bata. But then again, kagaya ng sabi natin last time, wish natin na kung ano man ito, sana ay challenge lamang ito sa kanilang buhay mag-asawa. At magkaroon pa rin sila ng, alam mo yun, maayos pa rin ang ending. Sana pagdaanan lang nila. Huwag nyo nang tambayan masyado. Ayun na. Yan po mga Martes, ating Chick of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Tuloy-tuloy lang po tayo. Ito, Black Rider Cast. Pinasaya mga taga-Quiapo. Actually, yes, ngayon po, sa mga oras po na ito, ay talagang patuloy pa rin ang pag-trend. Because last night, noong Monday kahapon, sila po ay parang nag-kick off sa Quiapo. Pumunta po ang cast, si Rudo Madrid, sa Quiapo, na kung saan nga ang daming naglabasan, di ba? Spotted sila nila Dustin Yu, na sumakay pa ng MRT. Tapos yung pinaka-main villain kontra bida na si John Lucas, nag-ano pa siya yung angkas. Napunta doon si Luis Ontevez, nagpunta sila. Tapos parang tuwan-tuwa yung mga tao, sinisigaw, Black Rider. Gumagano yung mga tao sa Quiapo talaga. Sa Quiapo. Ganyan. Black Rider. Pero of all places, sa Quiapo. Pero parang feeling ko, di kasi di ba doon din nag-kick off. Hindi pwede sa Murayt naman lang. Hindi pwede sa may bandang Galicia Street ng Eskaya. Hindi kasi alam naman natin, may batang Quiapo talaga. Totoo. Hindi, feeling ko, kasi may mga scenes din silang kinunan doon. Eh siguro parang gusto rin lang makuha yung market doon sa... Ayun, kanya-kanyang promo, di ba? Eh, saka hindi naman siguro exclusive sa batang Quiapo. Yung Quiapo, no? Tapos kagabi, nakakatuwa, kasi di ba remember, si John Lucas, yung main villain ni Black Rider. Di ba nakilala siya dati na... Hashtag! Bago siya naging hashtag, parang mga sidekick ni Daniel sa Got to Believe, yung sa mga ganon. Ay, parang tao-taong bayan, pero cutie-cutie, tas nag-hashtag. Tapos cutie-cutie, tas nag-hashtag. Tapos di ba nung siya na yung kontrabida dito sa Black Rider, alam niyo po, nag-number one trending siya kahapon. Noong Monday. Yes, ayan. Number one trending siya yesterday. Siguro maraming natuwa kasi parang siguro ito yung pinaka-break niya when
when he transferred from ABS-CBN to GMA. So congratulations kay John Lucas. Invite natin yan dito. Kinausap ko yan si John. Very sabi publicist. Niya, sabi niya, hindi. Hindi kasi first, ano ko yan? First, first love. Hindi. First, ano? Parang OG friend ko kasi talaga si John. Ayan. Mabait na bata naman yan si John Lucas. Hintayin natin dito. Bakit ka ano namumula? Kinilig din sa first crush. O ano? Sige na. Hindi. Babay natin. Tapos na. Welcome charito. Natin ba pangalit? Okay. Ayan na. Pero, congrats, John. Oo. At Black Rider. At kay Black Rider, kay Lulu. Okay, lakas. Hindi, speak of Black Rider, kasama pala dyan si Philip Salvador. Oo, si Kuya Ipe. Siya yung lalabas na nagturo kay Ruru ng martial arts, defense, chuchu. Do, kaya, nung nasa protege pa si Ruru, kudesta niya, si Philip ang kanyang mentor that time. Gusto mo dagdagan ko yung intrigang yan? Oh, sige. Diba? Kasi nga for the longest time, magbubusina ako direct Coco Martin na. For the longest time, si Coco Martin, provinciado days pa lang, gusto niya nang maka-eksena, makasama si Kuya Ipe. Okay. Ina-offer ng kung ano-ano hanggang dito sa Batang Quiapo. Pero ang rason daw talaga kung bakit hindi tinatanggap umuoo si Philip Salvador na makasama sa ano, dahil daw ito narinig lang po namin ako. Di umano. Yan, di umano nga itong ang taas ng respeto niya kasi parang sabi niya masyado daw nagagamit si Kuya Ron. Kuya Ron referring FPJ. To FPJ na siyang discoverer ni Philip Salvador. Na nagbigay din sa kanya ng break sa action movie, sa pelikula. So parang hindi daw niya matanggap na parang gamit na gamit yung ganun. Pero alam mo yon at ayaw niya maging part ng ganung klaseng project. Kaya, understandable. Ang connect is ganyan. Parang personal kay Philip Salvador na pag lumabas siya sa ang probinsyano man yan. Hindi, parang kasi from the name na FPJ is Batang Quiapo, FPJ is probinsyano. Parang ang dating sa kanya is hindi naaalagaan yung tamang. Pero hindi ba ito ay pagbibigay honor nga kay supposedly FPJ? Correct. Kasi tanggap naman ng pamilya. Diba? Tanggap naman ng pamilya simula kay Manay Susan. Kasi alam na natin ang tagal kay ni Senator Manay Grace. Susan. Pero yun ang sinabing dahilan. Talaga nagdano tayo ng intriga dito ha. Anak, kung bakit hindi kailanman tinanggap or pumayag si Ipe sa dinami-dami ng mga naging artista, action stars man yan o mga huhusay, na pumayag siyang maging guest man lang doon. Baka may iba pa siyang bubo. Oo, pero alam mo. No? Pero yun. Pero ang ganda nung chika kasi tama yung chika na kung yun ang galing kay Ipe, tapos yung sabi mo naman na tribute ito, feeling ko may ibang bubo. Baka. Pero yun yung kinoconnect ng lahat kasi dahil nga doon sa parang... Sa pag-appear niya sa Black Rider, diba? At itong sinabi ni Dina, nag-train kay Ruru, ganyan. Dinugtong ko lang. Ganda ng intriga. Sorry, pero bagay, kay ano yan, kay Ipe yan. Kanya yun. Kung kanya yun, kung pakiramdam niya. Medyo talaga nagulat lang ako na may ganong thoughts. Diba? Pero isipin mo nga sa dinami-dami na nang lumabas. Kadami na rin ng, at mulang, tagal ng AP, ng Provinciano. Parang wala ka naman nakitang parang panggagamit na disrespect o nagamit. Kasi grabe nga yung pag-honor ni Coco kay ano the late the king. So alamin natin yan. Kaya bumusina nga ako direct Coco Martin. Diba? So ibig ko sabihin, si maraming beses si Sir Ipe ba, never pa sila nagka-work talaga ni Kuya Coco? Sa series, sa movie siguro, sa ibang ano siguro. Hindi, hindi ko sure. Oh, pero dito, ito kasi ang daming beses na siyang inalok na mapasama. Maging kontrabida, maging leader ng ganito, ganyan. Pero tinatanggihan. Ayaw mo na, at least Senator Lito Lapid naman. Yan! Full support. Nagkaroon ng magandang career. And even nun. Mark Lapid, di ba? Yun na. Okay. Ito. Si Ruru talaga. Christian Bables, nagpaliwanag sa ex to kay Angie Salvacion. Ex-Twitter. I mean, ayan. Yes, PhD. Ayan. Kasi diba, nandun tayo sa ginanap na media ko ng broken heart trip. Ang tagal ng press call. Pero, nung one-on-one na, yung worth after na ng media ko, natanong namin si... Ano? Magkakata pa ba? I don't care. Kasi nga nagkakanan sila kung worth it daw ba yung tagal. Tapos tinanong ko, bakit nga mabula ka? I don't care. Kaya, sorry. Pero sagutin mo muna bago yung kwento, worth it nga ba daw?
Okay naman. Okay. The usual. Umalis siya agad na, no? Ako nga nag-stay. Anyway, sige, tuloy natin. 2.5 hours na kasi ako din, no? Ang daming sidelights dito. Wala tayong sitcom, di ba? Ang topic naman natin ay itong si Peter at si IG, no? Oo. Di ba naman nangyari sa Twitter niya? Anyway, nung tapos na yung media ko, na di syempre, may mga one-on-one, may mga ganyan. Naitanong na ngayon kay Christian Bables kasi nga ito nag-tweet siya or nag-post siya sa X ng sa kabila ng napakarami o halos lahat yata na pambubugbog ay panlalait or pamumuna kay Angie Salvacion, itong si Christian ay bigla nag-post ng ayan, oh, pakibasa. Dear Angie Salvacion, I am excited for you to unleash the brilliant actress in you. For as long as you admit there's a huge room for improvement, okay na yon. The rest, ingay lang. Please never give up on learning your craft. Meron yan, Angie. I believe in you. Hard. Ayun na. So, eto na nga. Siyempre, tinanong na siya bakit siya nag-post ng ganon, etc. Ang ano naman niya, kasi daw, parang naawa naman siya dito sa bata. Naniniwala siya na there's always a room for improvement kasi naawa daw siya na baka dahil sa mga natatanggap na hindi na tumanggap sa pahumudya, pang-alif pusta sa ito. Sabi ko, pambubugbog. Hindi naman alif pusta, pambubugbog. Sige. Baka daw biglang mag-stop na si Angie sa kanyang pangarap. Wag naman. Okay. Wag naman. Napaisip naman ako, minsan din naman, di ba, sa buhay natin, may mga pangarap tayo na baka hindi naman pala yun ang para sa atin. Minsan ganun, ha? Baka naman, minsan pinipilit natin yung sarili natin dito sa isang karera, halimbawa. Pero baka naman pala, ito naman pala yung nararapat sa atin, base rin sa ating talento at kakayahan. Minsan, ganyan. Pero minsan din naman, kung yan talaga ang pangarap mo, sobrang pangarap mo, Paglaban mo. Tabahugin mo. Exactly. Diba? Gagawa ka ng paraan para talaga maging karapat dapat ka dun sa pangarap mo. So, with Christian, sobrang ano na daw kasi, pwede naman daw nating pansinin, i-criticize tong si Angie. Pero sa mas kinder. Hindi, wala na. Kasi hindi natin alam kung ano yung magiging epekto daw dun sa bata. Ako, may nagtanong ngayon. Bakit ikaw, Christian, nung nagsimula ka rin naman, parang ganyan. Parang magaling ka naman na or something. Tapos sabi niya, pinapanood daw kasi niya talaga tong Linlang. At sabi ko, so nung napanood mo, ano naging reaction mo? Alam mo bang ganito magiging reaction? Natawa siya, nangiti siya. Hindi lang niya maano, siguro, na-anticipate na niya. Alam niya na yun bilang aktor. Totoo. Hindi, totoo. Yun yung di ba sabi ko, kahit naman kami magkakaibigan nila Angie, napag-uusapan namin yan na ako, hindi ko lang yung parang no hate lang para sa akin because I understand where she's coming from and dahil kaibigan ko siya. Pero alam nyo, sabi ko nga, buti na lang tong batang to, hindi to nagbabasa. Ah, talaga? Baka kailangan din hindi siya nagbabasa. Hindi, though, I'm sure, sabi ko, pinararating sa kanya siguro. Actually, sabi ko nga, kahit naman hindi ka magbasa, sa ganong kaingay na ikaw ang pinaka-top trending topic, napaka-imposible na hindi mo man lang yan malaman. Kasi I'm sure kahit yung mga kasama mo sa bahay, kung ikaw hindi ka nagbasa, pero I'm sure may magbibigay sa'yo ng komento. And yung comment na yun, alam kong marunong siyang tumanggap ng komento and constructive. And aminado naman siya. Sabi niya, Mama Jai, hindi po talaga ako actress. Nagulat po talaga ako. Kasi singer po talaga yung ino-audition ko from the beginning eh. Naman. Na nasa Siargao po ako, tumatawid kami ng balsa para mag-audition sa gantong mga pa-starhan audition ng ABS, not into para maging artista po. Nag-audition po ako para maging singer, pero syempre sabi ko nga, sa industriyang ito, it's not an excuse. Correct. Diba, once you enter show business at binigyan ka ng pagkakataon, ready ka sa lahat. But sabi ko nga, wag nating, I'm sure, normal naman kasi yun talaga na panood at nakita natin na mga performances talaga ni Angie. Kahit ako naman, napapaganon din ako na, totoo yun, diba? Parang, pero sandali lang. Pero tama ka, susugan ko yun na, once then na in-accept mo ang anumang proyekto, panindigan mo. Ano yun eh, kailangan talaga trabahuhin mo. Ito na. Ano to, parang may mga kaibigan tayo sa loob nung Linlang. Ako lang kaibigan. Ako may mga kaibigan tayo na talaga nakakakwentuhan. Alam mo, tinanong, di ba, na pag nagiging comment natin, sabi natin, baka nasa director din, bakit hinayaan na ganun yung ipalabas? Totoo!
So agree. Ngayon, natanong ko yun, kinukulit ko, sabi ko, ano ba nangyayari talaga? Kasi kawawa yung bata. Siyang napuputukan ng lahat. Alam mo, sabi nga nung mga reliable sources na nakausap ko doon, yung sa Prime daw, super mega edited cut na daw yung mga scene nila Angie at ni Kais doon. Pero once na ito daw ay ilabas on TV, kasi tatapusin muna, marami pa daw na mga eksena talaga. Na maiinis tayo? Hindi naman sabi maiinis tayo, na super putol na yun. Siguro hindi lang talaga nila maalis kasi that's part of the story ng connect eh, di ba? Na nahuli, na nagato, na ganyan. Tapos sabi ko, paano nangyayari? Hindi ko alam kung pwedeng sabihin, pero ang sabi nung nandoon... Sabihin mo! Ichika ko na. Sorry. Ayun na eh! Hindi, ang sabi nung nandoon, sabi ko, paano nangyari? Kasi yung director din dapat ang may call niyan eh. Yung ma-director na. Sila direct FM, Jojo. Sabi ko sa'yo, gusto ko talaga Jojo Sardini. Sobrang strict ni direct FM pagdating sa ganyan. Lasa lang si Jojo. Lalo lang si direct Jojo. Sabi ko, ang chika sa akin, eto na, ang chika sa akin. Yun na talaga. Hindi, sabi, pinigana daw yon, umaabot na daw sa... Ibig sabihin na piga na. Umaabot na daw sa parang ang term nga take niya 20. Sa... Hindi naman, walang sabing number of takes. Parang sabi lang, na... parang nainis na daw, pero yun na daw kasi daw talaga. Baka yun na papanood natin ngyon, yun na yung pinaka-best na naibigay ni Angie. Na nakunan. But, eto sabi lang. Din na, sabi din yun nga. Sabi, sabi din nga ni, hindi, well, hindi naman sinabi diretso ni Christian, pero yung sa chikahan na lang, sabi namin, pero bakit inalaw, no? Ganon. Baka yun na. Yun sabi niya, baka yun kasi na. Kasi yun na yung best copy, best version. On the other hand, para naman sa ikakabuti din naman ng bata, sige, sabihin natin na, oh, ito, tanggapin mo na lang ito dahil ito ang magiging pinaka, alam mo? Pinakahamon. Ganito pinaka, yan. Hindi, wait lang, sorry, Teros. Itong pangbabash sa'yo, imagine, mas nakilala natin kung sino ba itong si Angie Salvacion, though in a negative way. Ngayon, ang hamon sa'yo, kailangan mong patunayan sa mga susunod na proyekto na ipapakita mo na nag-i-improve ka. Tama. Kasi maganda yun, di ba? Alam mo, aminin natin ang Pilipino, we love Cinderella story. Pagkatapos kang bugbugin, sabihan na kung ano-ano, pero nakita na maganda ang iyong performance sa mga susunod, papapurihan ka din naman yan. At speaking of that, looking forward ako dahil this November 10, live na live, mapapanood natin sa buong run ng Tabing Ilog. Yes. The musical? The musical bilang si Corinne. Mm-mm. Si Corinne po ay role na ginampanan before ni Desiree Del Valle. Ay, siya ang gaganap doon sa live. Tingnan natin kasi ito live na eh. Baka na-train siya doon. Gusto ko ma-watch talaga. Makita kung nag-improve ba? Makikita ko ba si Angie Salvacion bilang si Kate dito sa Tabing Ilog? Or pagdating naman dito, ay, baka iba naman. Fairness, meron naman palang ibubuga. Isa lang ang masasabi ko sa lahat na pinag-uusapan natin yan. Sa nakita yan ng mga tao, sa nasaksihan, napatunayan na talagang kahit sinasabing ang ABS-CBN, ay, walang tahanan pakikisa ng mga magagaling, pag-train, pag-workshop ng mga bagong artista man yan, lumang artista man yan, parang nagkaroon ng ibang kulay na parang ay hindi naman din pala lahat na napapanday or napipino ng ABS-CBN. O yun lang naman kasi dinugtong ko lang doon sa director, pero, sa konsepto. Speaking of Christian Bables din, dahil nga nag-press ko na yung Broken Heart Strip. Broken Heart Strip. Ako invited yan. I don't care. So mukhang ano, promising sabi tong, mo kay Ice. Mukhang promising tong movie. I don't care, na, Ice. Tinatanong nga siya kung posible ba siyang manalo muli. Manalo muli ng, hindi to regal, hindi to ano. Oo, pero si Ice ang isa sa mga ano doon. Ay, posible ba siyang manalo muli Ice ng Best Actor sa Metro Manila Film Festival? Why not, sabi niya. Parang nakita ko kay Christian yung positive, may hopes, di ba? Yeah, umaasa siya. Although sabi nga ngayon kasi talagang medyo pukpukan sa dami na maglalaban na magagaling. Totoo. And pwede din naman silang mga ano, parang yung ensemble, di ba? Yung mahuhusay. Kasi ito po yung nag-iisang LGBTQ themed movie or entry na talagang pumasok at humihingi ng suporta sa mga kaibigan. Correct. Din. Correct. Nandiyan din si Petit, diba? Si Iyamina, si TJ Ranay, at saka si Adelec Andoy Ranay. So, good luck. Isa yan sa mga 10 entries. Good luck din. Ha? Okay. Ayan, ito mga River Maya fans. May update tayo sa River Maya fans. Correct. Kaya na, River Maya The Reunion, February 17, SMDC Festival Grounds. Nagpag-usapan nga yan, magsama dyan sina Bamboo, Mark Isquetan, Nathan Azarcon, Rico Blanco. Ang ganda naman ng ano yun. So, ang tanong ko talaga, nung nakita ko yan,
So okay na pala. Yeah, the beard that before ano, diba? 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 Ganun talaga siguro ang buhay pag medyo nag-age ka na, nagmamature. Oh, yung mga previous issue ninyo na na may professional ganito, ganyan ganyan. Kasi di ba no nag-birthday lang last time. Parang may hirit pa si Mark eh. Dahil talaga medyo sige na. Lumalayo or hindi masyadong welcome. At saka siguro feeling ko ano, nakita na nila yung negosyo side na sayang naman. Naalala natin yung Eraserheads, mabanggit ko lang din. Kasi for the longest time, hindi talaga sila nagkakasama-sama. Tapos biglang nag-reunion, super hit naman. At saka yung malatang invest, kumita. Eraserheads. Ngayon, this time, River Maya naman. Ay, nako, maganda itong reunion na ito. February 17 po yan, 2024. Actually, may message ko si Mark Kaso, nasa Canada pa. Baka naman, gabi sa kanila. Makatulog na sila. Baga pa rin sa kanila. Umaga. Sabi ko, oy, pwede na pala. Sabi ko, okay na kayo. Wala natin reaction ni Mark. Sabi reaction. Watch ako niya. Ako rin. Fan din ako ng mga kanta. Tayo-tayuan kasi yan eh. Mga sa grounds. O, siya manood kayo, diba? Sama ka na. Loon tayo. Okay. Ito mga Kamarites, Bex Battalion. From River Maya. Sa Hong Kong vlog, hindi napansin si Eraserheads. Frontman, Ellie Bandilla. Si Ellie Bandilla ba yan? Ayun nga siya. Actually, ang naman ang masyado. Hindi lang nag-dive. sorry po mama. Hindi, parang diba nung holiday, nasa Hong Kong itong Bex Battalion. Doon ata sila nag-spend ng kanilang holiday break, ganyan. Tapos parang nag-vlog sila. Kasi super vlog. Ito kasi picture na to eh. Super picture na to. Pero yung sa vlog, sa video na sila, diba? Parang habang chika-chikan, dito may magandang mabibili ng sapatos. Dumaan yan. Tapos sila mismo, for sure, itong Bex Battalion, hindi sila aware. Hindi nila napansin na si Sir Ellie ito. Actually, hindi nga natin kung ako rin hindi ko rin makikilala si Ellie dyan. Si Ellie nga, diba? Pero hindi, si Ellie nga ba? Si Ellie nga ba yan? Ito nga ang question mark. Parang iba. Pwede kasing baka mamaya, look-alike, or baka mamaya, syempre, diba, sa Hong Kong naman. Parang hindi si Ellie. Ano tingin mo, Diego, si Ellie ba? Parang hindi. So, parang, eto, na-post ngayon yung clip na yon na parang sabi, sa sobrang chikahan at asaya ng vlog ninyo, di nyo na malaya na dumaan na sa tabi nyo ang frontman ng Ehead sa Sir Ellie Bendia. Tapos sila MC, nag-comment na doon, sabi nila MC, ha? Kung si Sir Ellie yan, sayang hindi man lang namin nasama sa vlog o nakakulitan na pansin. Busy kasi kami sa pagchichikahan namin. Pero tingnan natin, tanong natin sila Chad, tsaka sila MC, tsaka sila Lassie, kung sila na nireview nila yung video na to, kung talagang feeling ba. Parang hindi. Ako rin, parang hindi. Parang malayo. Ako feeling ko baka kamukha. Ayun nga, hindi nga. Hindi, pero tingnan natin. Pero malay mo naman kung siya. Parang hindi talaga. Diba, malay mo kung siya talaga. Pero kung siya man. At least, diba? Di, bongga. Kung siya, nakakahinayang talaga para sa mga Becky. Pero kung hindi naman siya, hanapin natin yan. At least pwede natin siya magamit na na double. Charing, hindi naman double na si Sir Ellie. Hindi, pero in fairness, diba, yun lang, additional chika yan. Alamin na lang na, tayo mong kilala si Bakal MC. Tanong natin, oo. Okay. Hindi nga nila knows eh. Hindi nga nila napansin, diba? Ito mga Marites, Michelle D. Hataw na hataw sa Miss Universe pageant. Pro? Correct, oo, bumoto ako dyan. Nasa mga hindi pa bumoboto, ha, puntahan nyo lang po yung Miss Universe na site. Download nyo lang. Tapos, libre pa yung bumoto, pero may mga amount eh. Pwede kang may 400, may 1,000 kung ilang boto. And ito, nag-number 1 na nga siya dun sa Hello World, Hello Universe, blah, 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 blah. Pero importante, mapasama din siya dun sa sa automatic na top 20. Top 20. O top 10 din. Diba? Na para masigurado. Napanaginipan ko, ma-share ko lang. Napanaginipan ko siya nanalo siya first runner-up. Pero mahaba ang hair niya dun sa panaginip ko, ha? Pero bongga na yun, first runner-up ako sa kasakali. Ay, ko pa rin ang title talaga. Oo, ang ganda. At meron na, sino mo nagsabi sa akin ito? Parang medyo na-shockot daw, ha? Yung ibang mga contestants. Lalo yung Thailand. Kasi daw, nung napanood yata yung mga Q&A ni Michelle kaya Kuya Boy ang bunda. Eh kasi ang bongga naman talaga ng mga answers. At saka magaling, matalino magsalita. Kaya nga, so sana yung pinakita ni Michelle
kay Kuya Boy, sana kung talaga makapasok siya sa wish natin, no, makapasok sa top 20. Magtuloy-tuloy. Maipakita rin niya yung ganong power. Yun ang magdadala sa kanya. Answering. Ako nalgulat lang ako doon sa naging reaction ng Thailand kasi parang nakatutok masyado kay Michelle doon sa arrival ang outfit niya. Tinawag na parang security guard lang daw sa isang mall, bla 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 bla. May mga ganun silang pakulo, di ba? Ay, parang maganda rin si Miss India, nakita ko. Yung Nicaragua, ang ganda. Ay, hindi ko pa napansin. Si Miss India, katabi niya noon sa isang picture eh. Miss Mexico, Nicaragua. Walang may chika na si Miss Thailand daw. Ito, chika lang naman to. Si Miss Thailand daw, parang minamines, ano tawag daw? Yung parang... Minamindset? Minamindset na... Dapat ito yung manalo kasi parang gaganda ng mga pinapakita nilang mga BTRC Thailand clips, parang may ganun-ganun. Ganun sila, masyadong umaano. But anyway, nakakatuwa ang mga kapwa natin Pinoy dahil talagang bumalik yung interest na bumoto para lang ano. Ganda ng video niya, di ba? Talagang inaano niya na proud LGBT member kasi di ba yung may flower, ay may ano, what's that? The butterfly? Oh, whatever. Parang alam natin. Ganda! Paano yung what's... Charing! Yung sa butterfly, di ba yung nagalakad siya sa butterfly, tapos may yung rainbow na LGBT. Sorry, na. Pero di ba, kanina pinag-usapan natin. Tawa si Tito siya. Sure that? Tayo, enjoy na enjoy si Michelle ngayon, di ba? Ay, bakit? Kaloka. Ano ka na? Bakit? Slow? Oh, di ba? Yung mga kaadami niya naka-holding hands eh. Kailan itong Miss Universe? Kailan to? November 17. November 17 or 19? 17. Oo, live yan. 9 o'clock in the morning sa ABS-CBN. Botan natin siya yung kababae natin, di ba? El Salvador. Okay. Ano naman itong tungkol sa MMF spokesperson? Metro Manila Film Festival spokesperson Noel Perez? Ay, giant yan. Ito na. Ano na nga natanggal na yung duwende ng ating kaibigan at kumpare? Hindi, ito na. Si Sir Noel ay nakakintuhan ko po sa aking programa noong Sunday. Tapos diniretso ko nang tinanong sa kanya. Sabi ko, kasi guest ko yung mga taga In His Mother's Eyes. Sabi ko, Sir Noel, kasi yung daming parang mga chumichika na bakit ganun? Ito sana ang magandang eksena for the MMFF 2023 na bukod kay may Ate V, may Ate Shawi, may Maricel sana, at saka may Ate Gay pa. Ano bang naging basihan ninyo? Bakit hindi nakapasok yung mga ganun? At nagkaroon pa kayo ng nadagdagan pa yung dapat sana, pito ba? Walo? Walo. Walo na naging sampo. Tapos, kinento niya, sabi niya, okay, I think it's about time din na siguro mas maraming makapakinig, ganyan-ganyan. Hindi ko alam kung nakwento rin ba niya to nung umattend kayo. Nakwento natin. O, diba? So, parang sinabi niya na ang dahilan daw kasi hindi naman daw pwedeng mabugbog ng puro-puro drama ang mapapanood sa Metro Manila Film Fest. So talaga nagkaroon sila ng thinking na dapat yung variety ng offering ng makikita sa yung genre ng mga pelikula. May comedy, may fantasy, may drama. Pag puro drama naman na daw, sabi niya, parang hindi naman na maganda. And sobra siya nagpapasalamat sa effort na ibinibigay ng production ng In His Mother's Eyes at saka ng Shake, Rattle and Roll. Kasi, extreme. Kasi daw, parang sabi nila, aminin naman natin, sa totoo lang, maganda naman talaga magpalabas ng before the film fest, kahit dati pa. Nanabanggit niyo yan nung mga nakarang episode. Sabi niya, and thankful kami, kasi tingnan mo, di ba, parang para sa atin yan, win-win sa lahat, kasi parang merong papri. Di ba, may papri show para sa Metro Manila Film Fest, na kapag maganda talagang material, at todo-todo din ang promotion, nagkakaroon din talaga ng interest ang mga tao. Sinagwayan ko, nabi ko, sinasuggest namin, marami na kami nagsasabi na, kayo ba, hindi nyo ba nagagawa na makipag-coordinate with the business owners ng mga malls na baka babaan naman. Chinika niya, sabi niya, Jai, we tried. But, ang sagot lang sa amin, bakit ang mga K-pop daw na mga pinapalabas sine, yung mga Taylor Swift, na mga, di ba, na nasa sinehan, at saka yung mga, hindi, ito yung sabi ni Sir Noel, at yung mga foreign movies naman, yung Barbie, di ba? Sabi niya, bakit ganun? Pag foreign films, we are all willing na maglabas ng pera na atin para panoor, pero why not, iparamdam naman natin ang suporta dito sa atin, sa kasi part of the culture yung mga pelikula na, hindi lang yung basta pelikula, trabaho sa mga artiste, parte yan ng kultura ng Pilipinas Pino na nakakapaglahad tayo ng iba't ibang istorya sa ating pinilakang tabing. Di ba yung sabi niya? Sabi ko, tapos doon ako parang nakarealize na,
nag-guilt rin ako na, nung Barbie, dead man naman kami sa panood. Wala naman kaming chika na ang mahal, ang ganito, ganyan, ganyan. Tinapos ko na lang sa Sir Noel, pahingi kaming passes. Hindi, Jerry na, pahingi kaming passes. Hindi, Jerry. Habang umaapila dun sa parang baka yung umiingay dun sa taas. Natumukpukan sa taas. Hindi, pero sabi ko nga, ang ganda ng pagka-explain niya, bakit nga ganun yung Taylor Swift na hindi mo naman nakita talaga? Pero Swifties ka, sa sinihan mo nga panood. Napupuno. Pero alam mo, Jai, tama yung sinabi mo yan. Tama, sabi ni kapatid na Noel. Alam mo yung 10 movies ngayon sa Film Fest, pagka pinagsama-sama mo pa rin yung babayad mo sa ticket, mahal pa rin ang pagnanood ka ng mga fan meeting o concert ng mga K-pop daw, mga foreign films. So sabi niya, kapatid, kaya naman natin talaga. Tsaka yung SM naman, nagbigay sila ng 69 pesos nung anniversary nila. Pero kapatid, sinubukan na namin. Pero ang sinasagot sa amin, bakit daw yung mga ganun nakakapagbayad? Naman, naman. Bakit naman natin yung ibababa pagdating siya? Sana mag-adjust pa rin ng konti ang mga sinihan. The feeling ko wala kasi siya pe kuryente. Pero pwede na rin, alam niyo, mahal-mahal naman talaga ng bilihin ngayon. Lahat naman talaga. Lahat inflation naman is real. Hindi naman lahat pwedeng manood ng mga sinasabi nating mga K-pop chuchu concert, di ba? Hindi na rin, pagtitingnan mo din naman, hindi na rin masama rin yung presyo ng sinihan. 380 yung normal. 380 may 400. 380 yung normal. Depende kung gusto mo manood. Normal 380. Depende kung gusto mo manood sa mga Lazy premium. Lazy Boy. O mga gano'n. Nasa'yo na yan. 600. But anyway, ang tao lang natin yan, iilan. Pag iniisip ko nga sa isang run ng movie, magkano lang kinita nung doon? Wali. Pagkitingnan mo. Totoo. Malaki pa ang komisyon ng mga charot. Okay, let's hope and pray. Kaya sana po, ayan din, Dominion. Paalala ulit, no to piracy. Kasi magaganda po talaga ang mga pelikula. Diba? Ang mga entries. Sinabi na natin, mag-ipon na po tayo. Yes. Totoo. Thank you, Sir Noel. Okay, ito. Gawad yun yan at Eddie's Awards ngayong November. Ngayong November yan. Naglabas na nga ng mga listahan ng mga nominees nila. Ito yung sa Urian. Okay. Ito yung mga pelikulang mga maglalaban-laban. Pinangunguna, nahaba ha? Hindi pa lahat lang, major na lang. Best film, nandiyan dyan ang Blue Room, napanood ko yan sa You Know Will Never Die, 12 Weeks, Kapag Wala Na Ang Alon. Ito yung movie ni John Lloyd Cruz. Okay. Sa best director, nandiyan dyan din mga bagong director nandiyan dyan. At best actor, maglalaban-laban dyan sina John Lloyd Cruz, Baron Geisler, Andrew Ramsey, Noel Trinidad, Tommy Ehlandino. Habang sa best actress, sina Max Eigenman, Chai Fonacher, Sheila Francisco, at si Nadine Lustre, di ba? Natuwa lang ako diyan kasi si kapatid na Bing Pimentel, nanay ni Max Eigenman, nominated naman siya as best supporting actress sa same movie. Nakakaaliw lang. Bongga kasi talaga, di ba, kapag may urian ka. Iba naman yung urian. Pero yung Eddie's diba? Award, ito naman po yung grupo ng mga kaibigan. Kailan ba sila? Na-postpone. Pero dapat nung ba 2 weeks ago yata dapat kaya yata sabay sila nagsabay or ano nga tong Eddie sa mga editors, sa mga speed, entertainment sa mga editors. Yun yung pero dapat 2 weeks ago pa nga yata sila na nagkaroon na ng conflict sa venue, nagkaroon na ng problema. Ito naman sa kailan yung Urian? Alam ko Urian ngayong November 20 something. Okay. Basta ganun. Tapos yung Edis ganun din ang alam ko. Hindi na naman inanuan. But anyway, magaganda rin yung mga lineup nila. Yun na. Yeah, ito pa yung mga best May Kim Chua, always Director. Janine Gutierrez. Okay. Sige. Alam natin kung ano yung kanila. Si JC De Vera. Supporting. Sino kanila mga type dyan para manalo, di ba? Best actor nila si Elijah Canlas ng Baron Geisler, Dalhau, Noel Trinidad, Family Matters, si Ian Veneracion, na Nahimik ang Gabi, at JC De Vera. Bakit di mo sabi? Hindi ko matandaan yung bakit di mo sabi. Yung parang pipi sila, si Janine Gutierrez. Okay. Di ba? Good luck sa lahat. Best actress, Gina. Kim Chu, always, Max Eigenman, 12 Weeks, Janine Gutierrez, bakit yun na Nadine Lustre, Greed. Heaven Paralejo. Sa Greed, hindi sa Deleter. Diba si Heaven nanalo na to? Dito yes. Sa movie na to? Correct. Nag-famous siya, diba? Famous. Best actress siya. Then Rose Van. Okay, mga Marites, nabusog ba kayo sa aming mga chika? Sabi mo, Max, yata yan. Ay, siksik na siksik! Siksik na siksik po aming chika, kaya... Susunod. Basta manood lang kayo. Hahatagan namin kaya maraming chika. Totoo, nako susunod, abangan niyo po yung aming mga pa-blind item na talaga namang always trending. Yes. Okay, magbabalik po ang Marites University!